In our gospel, Jesus told us, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." Nung nakaraang taong po, meron pong isang nag-viral na isang paring nagmimisa, and during the homily, a child approached him. Yung pare, yung bata, sabi niya, "Father, pray for my grandfather. He's intubated because of COVID-19. Ang sabi ng pare, "Look at this child. He knows how to pray and he shows his prayer by or through his faith." My dear brothers and sisters, we cannot separate faith and prayer. As a matter of fact, we pray because we believe in God. We pray to God because we know that in our desperate situation, God can still do something out of it. He can still do miracle dun sa mga bagay na parang imposible. Kaya, nung mga nakarang araw, di ba, sinabi ng Panginoon, pag nagdadasal ka, huwag kang gagamit ng mga maraming salita na walang kabuluhan, na walang laman. Kasi pwedeng nagdarasal ka, walang laman dahil hindi ka naman nananampalataya. Hindi ka naman naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na yun. And so my dear brothers and sisters, dito sa ating mabuting balita, itinuturo ng ating Panginoong Jesus na hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at ang panalangin. Dahil ang panalangin ay nanggagaling sa ating pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, itong gospel na ito, ito yung lagi ding dinadasal ni Padre Pio sa mga taong humihingi ng kanyang dasal. Ito po yung efficacious novena to the Sacred Heart of Jesus. Tatlo pong petition yon galing sa Ebanghelyo. At isa po sa mga petition na yon ay ito: "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." And then there is this line: "Ask the Lord whatever your intention is, and out of your faith, He will grant it unto you." Kaya po, ang sentrong itinuturo sa atin ng mabuting balita ngayon sa mga taong may malalim na pananampalataya sa Diyos, sa mga taong nananalangin, sa mga taong may malalim na relasyon sa Diyos, lahat ng mga bagay ay pagkakaloob ng Diyos sa kanila kung ito ay makakabuti sa buhay nila. Pangalawa po, sa buhay natin siguradong dalawang uri ng dasal ang ating ginawa. O dalawang epekto ng dasal ang ating naranasan. Una po, ano-anong mga dasal natin sa Diyos na ginrant niya? At anong naramdaman natin? Anong feeling natin doon sa mga answered prayers? Di ba usually, joy, consolation, comfort, happiness. Dahil answered prayers. Nagdasal ka na pumasa sa board exam, pumasa ka, you thank the Lord. Nagdasal ka na ma-promote ka sa trabaho mo, ginrant ni Lord, thank you Lord. Nagdasal ka na gumaling yung nanay mo na may malubhang sakit, thank you Lord. Usually, sa mga answered prayers, meron tayong positive response. Meron din tayong karanasan na parabagang dun sa ating dasal, walang ginawa ang Diyos. It seems na hindi tinugon ng Panginoon. Halimbawa, merong isang anak na nagdarasal sa, para sa kanyang nanay na may fourth stage cancer na sana gumaling siya. Kahit anong nobena niya, anong punta niya,
sa kay Santa Rita or kay Saint Jude, these are the patron saints, para sa mga impossible cases, wala din nangyari. Namatay din yung nanay niya. Sa mga dasal natin na nandun tayo sa mabigat na sitwasyon na para bagang walang ginawa ang Diyos, anong naramdaman natin? Meron nang nagtampo sa Diyos, meron nang nagalit sa Diyos, meron nang nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Meron po ako nabasa na isang kwento patungkol sa isang milagro ng Diyos. Isang anak na nagdarasal upang gumaling ang kanyang nanay na may sakit. Malubhang sakit, cancer. Nagdasal siya, nagsisimba siya araw-araw, dinadasal niya ang rosaryo, nagdobena siya sa mga santo. Subalit, bandang huli, hindi rin nag-recover, nag-recuperate, namatay yung nanay niya. Nung tinanong siya ng mga kaibigan niya, hindi ka ba nagtampo sa Diyos? Hindi ka ba nagalit sa Diyos? Isa lang ang tugon niya, sabi niya, alam nyo, sa tanang buhay ko, hindi naman malalim ang aking pananampalataya sa Diyos. Ni hindi nga ako nagsisimba, hindi ko nga alam dasalin ng rosaryo, hindi ko man kilala ang mga banal, ang mga santo na sumunod sa Diyos. Nung nagkasakit ang aking nanay, mas napalapit ako sa Diyos. Sa isang nominal Catholic na dati, naging active ako sa aking pananampalataya. Naglingkod din ako sa aming parokya at alam ko namatay yung nanay ko. Subalit sa aking dasal, isa sa mga tugon ng Panginoon while I am in front of the Blessed Sacrament is this. I have seen the suffering of your mother and that is enough for her cleansing. I do not want to see your mother anymore suffering and also you. Financially, you are suffering. Emotionally, di mo alam yung gagawin mo. Na-realize niya yun nung sa isang tagpo na kanyang panalangin. At alam nyo, nung na-realize niya yun, ilang araw lang, nag-ask siya ng pari for the last sacrament for her mother, and her mother died peacefully. Minsan nakala natin walang tugon ang Diyos doon sa mga mahirap na sitwasyon kasi hindi natin nakikita kung anong nagiging epekto ng panalangin sa atin. And one sure effect of prayer is we become nearer and closer to God. Those who ask and their petition were given to them, and those who seek God and they find God, and those who knock at the door of the heart of God, and the heart of God, binuksan niya ito sa kanila. Sino yung mga yun? Yun yung mga taong malapit sa Diyos at may malalim na pananampalataya sa Kanya. My dear brothers and sisters, we cannot separate faith and prayer. Sabi nga po ni Padre Pio, prayer is the key that unlocks the heart of God. When we pray out of our deep trust, pananampalataya sa Diyos, lahat ng mga bagay naman na dasal may katugunan. Pwedeng oo, dahil makakatulong sa iyo, makakalapit ka sa Diyos at mapapalapit ka sa Diyos. Pwede ngang tugon ng Diyos sa panalangin mo ay, teka muna. Dahil tinuturuan tayo na maging mapagpasensya at mapagtiwala. Pwede naman ang tugon ng Diyos sa ating panalangin ay hindi. Dahil ang panalangin yon ay makakapaglayo sa atin, sa Kanya at sa kapwa-tao natin. Ang panalangin ay
pagdarasal, pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa misang ito, ating idasal sa Panginoon na naway palalimin niya ang ating pananampalataya sa Kanya upang makapagdasal tayo ng totoo, nang gagaling sa puso, nang gagaling sa ating pagtitiwala sa Diyos. We cannot separate faith and prayer. They go together. Amen.